Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na ganun. Hinanapan pati ng mga health certificates, pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin na mga hinihing dokumento, pinahiya at in-offload. What's up, mga boys and girls? Welcome back po muli sa ating channel. Ayan nga, mga commander, mga boss, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribe. Libre lang naman po yun, mga boss. At napakalaking tulong na po yun sa ating channel. Ayan mga boss, balikan natin po ang ating vlog for today, no? Mabuti na lang ho na nandyan po si Idol Senator Raffy Tulfo, no? Sa Senado. Napakaswerte po natin na nandyan po si Idol Raffy Tulfo, mga boss. Kasi po, pag wala si Senator Raffy Tulfo dyan sa Senado, mga boss, paano na lang? Paano na lang? Kasi alam naman natin lahat, yung iba dyan sa Senado, mga boss, dekorasyon lang ho. Dekorasyon lang ho po yung mga iba dyan. Wala naman po nagawa. Di ba? Mabuti na lang ho talaga na nandyan si Senator Raffy po talaga sa loob ng Senado. Yan po ang totoo, mga boss. Kagaya po nito ngayon, no? Itong modus ng immigration dyan sa Naia o lahat ng mga immigration sa buong international airport sa Pilipinas. Modus na ho yan. Hindi na bago yan. Matagal na ho yan. Tapos ang mga rason ng mga to, pag mahuli sila, pag mag-viral sila, ang rason nila, pinapatupadan daw nila yung anti-human trafficking law. Kung saan sila po ang inatasang na ay talaga dyan, no? Na magbantay. Ayan po yung rason nila, mga boss. Gas-gas na po yung rason eh. Noon pa yan. Grabe. Noong una akong lumabas ng bansa, boss, it was 2003 o 2002-2003. Biktima na ho ako niyan. Nang modus na ganyan. Biruin niyo po, ilang taon na yun? 2002-2003. Biktima na ho ako niyan ng mga immigration, yung mga loko-loko na yung buhaya na dyan sa mga immigration. Ilang taon na po ang lumipas. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pamamayagpag ng kalukuhan nila dyan. Grabe ho, sobrang laki na po ng yung modus na yan. Iwan ko lang ho. Ang kakapal talaga ng mga immigration. Sarap nga pang sampalin ng kanan at kaliwa yung mga mukha ng mga yan. Sobra. Nanggigigil ako sa mga immigration na ito, mga boss. Harap-harapan kung mang-hold up dyan sa airport eh. Grabe. Alright mga boss. At sabay-sabay natin panoorin ang buong video na to sa Senado. Let's go. Isipin para sa akin na ito ay pangalawang araw na natin ng pagtatagpo para talakayin at imbestigahan ang nangyaring katiwalaan sa Naia na kung saan nakuna ng CCTV footage ang tangkang pagpuslit sa isang Chinese national papuntang Dubai sakay ng isang chartered flight na sinamahan pa naman talaga ng isang immigration officer papasok ng eroplano, meaning hanggang sa tarmac. Now, hindi pa man natatapos ang usaping ito. Hindi pa natin nasolba. Yun ang sobrang delikado, mga commander. Biruin nyo yung mga chartered flight pala. Ang ina, mga VIP, kunwari sila sa mga chartered flight, di pala ano ng mga immigration yun. Hindi pala in-inspection ng mabuti yun, ng maayos. Ito talaga mga immigration talaga, mga gago talaga itong mga buhaya na ito eh. Here comes several complaints that I received recently. Yung mga kababayan natin na gustong mag-abroad matapos makapag-ipon. Gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nilang mapuntahan. Pagdating sa immigration,
Sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na ganun. Hinanapan pati ng mga health certificates, pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin na mga hinihingi dokumento, pinahiya at in-offload. Yan po talaga, mga boss, no? Paglalabas ka ng bansa at ikaw ay baguhang lumabas ng bansa, turista, magtuturist ka sa ibang bansa, kailangan mo talaga ng supporting, tinatawag nilang supporting documents. Importante po yun, inahanap yun sa immigration. Pero itong mga hunghang ng immigration na to, alam naman nila na meron kang mga supporting documents kompleto eh. Ang gagawin nila, hanapan ka nila na wala doon sa mga requirements mo. Kunwari, nung recently lang, hinanap sa kanya, yearbook. Sino bang gagong magdala ng yearbook? Di ba? Normal, sino magdala? Yung iba, hanapan ka ng diploma. Bakit dadalhin mo ba yung mga diploma kung saan ka magpunta? Kaya nila hinanap yun, mga boss. Kasi alam nilang wala ka talaga. Wala kang dala nun. Para easy money. Kasi pag meron silang hinanap sa'yo na wala mo, hindi mo dala, matik yun, pinapapunta ka sa opisina. May opisina doon maliliit, sa gilid. Pagpunta mo doon, doon ka na hold upin, mga boss. Oo, bakit ko nasabi? Biktima ako, mga boss. Biktima ako niyan. Nung lumabas ako ng bansa, 2002, 2003, mga 20 years na nakaraan, hanggang ngayon, yan pa rin yung modus na mga yan, mga boss. Yung mga immigration, lumang tugtugin na yan pa rin yung noon hanggang ngayon. Yun pa rin yung modus nila. Alam mo noong ako noon, ano ang hinanap sa akin? Alam mo anong hinanap sa akin? Kasi kompleto ako ng supporting documents. Pinapasok ako doon sa kwarto. May problema daw. Alam mo, pagpasok ko doon sa kwarto, alam mo anong hinanap sa akin? Supporting money. Hindi supporting documents, kasi supporting documents ko kompleto eh. May kulang raw ako. Supporting money ang kulang ko, mga commander. Supporting money. Ganun ka katibay ng kalakas ng loob yung mga buwaya dyan sa immigration. Grabe. Samantalang pag foreign nationals, walang screening na nagaganap. Ini-escortan pa, papasok na aeroplano. Bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating matagagobyerno, haharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng aeroplano. Hindi po ako against sa ginagawa po ng ating otoridad, yung anti-human trafficking drive. Okay ako dyan. Pero dapat patas. Kung naghahanap po kayo ng mga natatraffic ng kababayan natin, magtingin-tingin naman po siguro kayo sa mga chartered flights. Kasi dyan madali pong magpuslit sa aeroplanong yan, magpuslit ng mga tao na para ibenta o i-traffic sa ibang bansa. Magpuslit ng mga kontrabando. Why? Sapagkat wala pong ginagawang thorough checking sa mga bagahe at sa mga pasaherong sumasakay niyan. And I know that for a fact. And it has been happening for a long, long time. Buti naman at nagkaroon tayo ng hearing ng ganito para magkaalamanan. So, kapag ang isang pasahero sa isang chartered flight, hindi siya dadaan sa butas ng karayom tulad ng ginagawa ng mga regular passengers, commercial passengers. Hindi siya kinakapkapan. Hindi siya dumadaan sa x-ray. Hindi siya dumadaan sa biometrics sa immigration. Itong mga VIP passengers ng mga chartered flight. Ahatirin pa siya, papasok ng restricted area hanggang sa tarmac, hanggang sa papasok ng aeroplano. Hindi dumadaan sa tamang proseso. So, kung ang pasaherong yon
ay meron dalang droga o kung namang kontrabando, lusot na. At now, dito sa mga incoming passengers from private jets o chartered flights, hindi dumadaan ng x-ray ang kanilang mga bagahe. Ang nangyari, physical inspection lamang from the CIQ, Customs, Immigrations, and Quarantine. Walang x-ray na nagaganap. So, kung magaling magdiskarte itong pasaherong papasok ng bansa natin at siksikan niya ng droga, pera at kung ano pang kontrabando ang kanyang maleta, lusot na! At ang masaklap pa, there are times na hindi na pumupunta mga otoridad mismo sa eroplano. Ipinapadala na lamang ang passport sa mga kinukulan sa airport habang nag-aantay sa eroplano itong mga VIP passengers. Walang physical ng mga airport authorities from the CIQ na pumupunta mismo sa eroplano. At pag sinabi niyong meron, then I want footages of that na talagang pumapasok kayo. Dahil marami akong natanggap na impormasyon, more often than not, hindi na nangyari yan. So magkanong halaga ang katanungan? Again, wala akong pagtutol sa ginagawang anti-human trafficking drive ng ating mga otoridad, pero ilagay po natin sa tama at ilagay po natin sa pa. Ayon ang mga boss, kung kayo mga boss ay biktima rin no, ng mga modus na to ng ating immigration, mga commander, please, comments down below ko mga commander, basahin po natin yung lahat, ang inyong mga komento, kung ano po yung mga karanasan nyo sa ating immigration po dyan sa Naia, no? Sa mga buhaya dyan, no? Ng mga immigration. Comments down below, basahin ko po yung isa-isa mga commander. Sana ho ay mapanagot itong mga taga-immigration, no? At kung sino man yung mga sangkot sa mga modus na to, dapat matanggal lahat yung mga yan. Dapat palitan, mga commander. Ayan mga commander, maraming salamat po. Sana nakatulong po ito. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli. See you on the next one. Bye-bye.